Isang babae matapos niyang i-donate ang kanyang kidney sa kanyang boyfriend ilang buwan, niloko lang siya nito. Masakit ang nangyari sa babae dahil sa sakripisyo, pagmamahal, pag-aaruga at lahat ng klaseng pagmamahal, ibinigay niya lahat sa lalaki. Ngayon, bandang huli, ganito ang ginawa sa kanya ng lalaki. Simulan natin. Kamakailan ikinuwento ni Kulinle sa social media ang kanyang ginawang mabuti sa kanyang nobyo, subalit kalaunan na baliwala ang lahat ng ito. Sa isang video, ipinaliwanag ni Kulin ang pangalawang buhay ng kanyang nobyo matapos niyang i-donate ang kanyang kidney dito. Ngunit ibinunyag ng bandang huli, iniwan din pala siya nito pagkatapos ng ilang buwan. Sa ngayon, meron ng milyon-milyon views ang video ni Kulin, milyon mga like at umani ng mga komento sa mga taga-suporta at sa mga followers. Si Kulin, isang 30 anyos noon na account executive sa Yorba Linda, California. Sinabi ni Kulin na nakilala niya ang kanyang nobyo noong 2015 at nagpa siyang i-donate ang kanyang kidney sa kanya pagkatapos ng ilang buwan ng pagde-date. Dagdag pa ni Kulin, sa oras na iyon, napakahalaga na kumilos ng mabilisan at sinabi niya, noong kami ay nagkakilala, siya ay nasa gitna ng dialysis, nangangahulugan na ang functionality ng kanyang kidney ay nasa mas mababa sa 5%. Kaya't naramdaman kong kailangan mabilisan siyang makakuha ng kidney. Sinabi rin ni Kulin na desisyon niya na i-donate ang kanyang kidney sa kanyang nobyo. Sinabi niya na sa totoo ay hindi niya ako hiningian ng kidney. Kusang loob ko tong pagkakaloob at agad akong nagpates. Sinabi sa kanya ng kanyang nobyo ang kanyang kondisyon at nangangailangan ng bagong kidney upang maging maayos ang kanyang buhay. Sa huli, sinabi ni Kulin na pinili niyang ibigay ang kanyang kidney upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng kanyang nobyo at sinabi niya, nakita ko ang kanyang pang-araw-araw na kalagayan at kung gaano siya nahihirapan sa aspeto ng kalusugan kaya't iyon ang nag-udyok sa akin na tulungan siya sa abot ng aking makakaya. Ganito kamahal ni Kulin ang kanyang nobyo na halos hindi niya inisip ang mga susunod na mangyayari. Ang alam niya lang sa sobrang pagmamahal niya at awa, handa siyang magsakripisyo para lang sa ikagagalit ng kanyang nobyo. Sinabi ni Kulin na pagkatapos niyang ibigay ang kanyang kidney, tila halos pareho pa rin ang kanilang relasyon hanggang halos 7 buwan matapos ang kanyang operasyon. Wala nagbago tulad ng dati, masaya, nag-iibigan sila at tuloy ang mga pangarap sa buhay. Pero isang araw sa isang iglap, mag-iiba ang lahat ng iyan dahil ayon kay Kulin na ang kanyang nobyo, yung mga panahong iyon, pumunta sa isang bachelor party at pumunta ito sa kanyang bahay. At laking gulat ni Kulin nang sabihin ng kanyang nobyo na umamin ito sa kanya na niloloko lang siya nito. Ayon kay Kulin, ang una kong reaksyon ay sakit at galit at hindi niya matanggap. Siya ay Kristiyano at palaging sumusunod sa kanyang moralidad sa aming relasyon. Kaya talagang ikinagulat ko na iniwan niya ako pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya. Sabi ni Kulin, pakiramdam ko'y tinraidor at sinamantala ako sa kabila ng kanyang kalungkutan. Sinabi ni Kulin na sinubukan niyang bigyan ng second chance ang kanyang nobyo. Nagmuni-muni siya at pinag-isipan ang bawat takbang at yun na nga. Ika niya, hindi ko alam kung bakit inakala kong ang pagbibigay ng second chance sa kanya ay magbubuo pa ng aming relasyon. Subalit, ang aking tiwala sa kanya ay ganap nang nasira. 3 buwan pagkatapos nito, sila ay nagtatalo sa telepono nang biglang sabihin ng kanyang nobyo na magbasa sila ng Biblia kasama niya. Ibig sabihin, kaibigan, niyaya ng dati niyang nobyo na magbasa na lang sila ng Bible. Dagdag ni Kulin, sinabi ko sa kanya, pwede ba nating pag-usapan na lang ito? Pagkatapos niyang sabihin ito sa kanyang nobyo, ay luba siyang nagalit at sinabi ng kanyang nobyo na kung nais ng Diyos na tayo ay magsama, makakahanap tayo ng paraan, magkabalikan muli. Pagkatapos ay binaba na niya ang telepono at ibinulak ang numero ni Kulin. Pati na rin ang lahat ng kanyang mga social media accounts. Sinabi ni Kulin, nalungkot siya ng sobra pagkatapos ng kanilang paghihiwalay. Ang sakit ay nadagdagan sa katotohanang nagbigay siya ng kidney sa kanyang nobyo.
Dagdag niya, talagang inakala ko na magiging kami hanggang sa huli kasama siya at lubos kong siyang minahal hanggang sa puntong iniligtas ko ang buhay niya. Ibinigay niya ang lahat para sa kanyang nobyo. Ginawa niya ang lahat para dito hanggang dumating ang pagkakataon, ibinigay niya ang kanyang bahagi na kidney. Ang katotohanan, nakipag-break siya ng gano'n na lang sa kabila ng pagsagip ko sa buhay niya ay talagang mahirap kalimutan. Pagkatapos ng 2 buwan ng walang komunikasyon, sinabi ni Colleen na ang kanyang nobyo ay nagparamdam bagamat hindi siya sumagot. Sinabi niya, hindi ko sinagot ang tawag niya dahil siya ay nagpaparamdam lang naman dahil sa konsensya. Ayon kay Colleen na kahit natapos ang kanilang relasyon, hindi niya pinagsisisihan na ibinigay niya ang kanyang kidney sa dating nobyo at sinabi niya, sa kabila ng lahat ng kaganapan, hindi ko pa rin babawiin ang pagsalba sa kanyang buhay. Ang lesson learned dito at edukasyon, kung pipili ka ng mapapangasawa, tiyakin mo, hindi ka lang basta mahal niya, kundi handa siyang magsakripisyo para sa pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Ano ibig sabihin kung dumating sa pagkakataon na nawala na ang pagmamahal mo sa isang tao, pero hindi mo siya kayang iwanan dahil alang-alang sa pagmamahal na ibinibigay niya at pangakong binitawan sa isa't isa? Ika nga ng matatanda, hindi yan kani na kapag nainitan ka, iluluwa mo. Kapag pumasok ka sa isang bagay, handa kayong ibigay ang sarili sa isa't isa. Ayon niya sa Biblia, ang mag-asawa ay pinag-isang laman na, sa hirap at ginhawa magsasama sila. Ang tunay kasing pag-ibig kung pag-uusapang Kristiyano, kapag alam mong mahal ka ng isang tao, sapat na yon upang magsama kayo ng habang buhay. Matuto tayong makontento at masapatan sa kung ano ang meron tayo. Maling sabihin na porket hindi kayo nagkatuluyan, ayaw talaga ng Diyos at hindi na talaga kayo para sa isa't isa. Mali yun. Ang totoo, ibinigay na sa atin ng Diyos at ipinagkaloob na sa atin ang para sa atin. Pero hindi natin ito pinahalagahan at iniwan pa natin ito. Tandaan mo, minsan lang dadaan sa buhay natin ang isang tao na magmamahal sa atin ng sobra, kaya pahalagaan mo na ito. Pero sa kabila niyan, naging mabuti pa rin si Colleen at naging mabuti siya sa paningin ng mga tao alam ang kanyang kwento. Ang matututunan dito at edukasyon, huwag tandaan nyo sa isang pagmamahalan o asawa man o jowa, boyfriend, kasintahan, huwag natin ibibigay lahat ang atin para sa ating kapartner, no? Ang tunay na taong nagmamahal sa kanyang nobyo o kasintahan, kapartner, asawa man yan, hindi niya ibinibigay lahat. Nagtitira siya ng para sa kanya at mas minamahal niya ang kanyang sarili. Dahil kapag mahal mo, ang mahal mo ang iyong sarili, yun ang tinatawag na tunay na pagmamahal. Dahil nagawa mo sa iyong sarili, paano pa kaya sa kapwa nagagawa mo yun, lalo sa kasintahan mo, no? Huwag mo ibibigay sa tulad na ginawa ni Colleen, no? Ang matututunan dito, sa ating sa pag-iibig natin, wag natin ng isang pag-ibig para sabi na matatanda, kapag ikaw na initan o isang kanin na sinubo mo, na initan ka, iluluwa mo. Kapag ang ulam ay ayaw mo, dudura mo. Mali po yun. Ang pag-ibig po, kapag ka po kayo nagkaibigan sa isa't isa, mawala man yung bandang huli, wag mo siyang iiwan. Dahil ang pag-ibig, tandaan mo, hindi yan parang laro na ipinasok mo kung kailan mo lang gusto mo lumabas, lalabas ka. Yan po isang sakripisyo. Sabi niya ng Biblia, sagrado ang kasal, sagrado ang pagsasama. No, hindi yan yung parang gusto mo kung kailan mo lang gustong umalis na, aalis ka na. Mali po yun. Ibig sabihin, kung dumating man sa pagkakataon na sa iyong sarili na parang ayaw mo na, talagang magtitiis ka, magsasama kayo. Huwag na huwag mo iiwan dahil napakasakit kapag iniwan, no? Utos din ng Biblia, magsasama kayo sa iisang laman. Nagsasama kayo sa iisang laman, sa iisang tao. Kumbaga, pinag-isa na kayo, sa hirap at ginhawa kayo. Hindi porket yung hirap lang, dumating lang hirap, di mo siya sinamahan. Gusto mo yung puro ligaya. Hindi po gawin ang pag-iibig, no? Ang pag-ibig po, hanggang huli yan. Sabi niya, sacrifice talaga po. Sacrifice po yan. Katulad ng ginangyari po kay Colleen, no, na nangyari sa kanya, masakit man nangyari yun, pero bandang huli, nanaig pa rin ang kabutihan at mga na-inspire pa rin ang mga taong nakapanood ng istorya niya na bandang huli, pinili niya pa rin maging mabuti at hindi niya ito sinumbat, no? Maaring oo sa iba na ang salitang panunumbat
eh yung isang pagpapaalala ng ginawa mo sa kanya. Pero siguro naman may karapatan naman si Colleen na ipaalala niya sa kanyang nobyo na yung ginawa niya para sa kanya, na isinalba niya ang buhay ng kanyang nobyo. Pero hindi ganun ang ginawa ni Colleen, no? Nanatili siyang mabuting tao at mas pinili niya maging mabuti bandang huli, no? Ngayon, eh, sa mga kabataan o papayo ko, dahan-dahan tayo sa minamahal natin. Kilatisin natin maigi sila bago natin sila tuluyan, no? Hindi porket na gwapuhan ka, nayamanan ka, numanga ka, eh yun na, no? Hindi po ganun kadali yun, no? Kilalanin po natin, dapat ang isang nobyo, nobya, eh una sa lahat, syempre, may takot sa Panginoon Diyos na kahit anong mangyari, hindi ka niya iiwan. Dumating man sa punto na hindi ka na niya mahal, hindi mo pa rin, hindi ka pa rin niya iiwan. Paano yun? Eh, dahil niya sumusunod siya dun sa pinakautos na sagrado nga ang pag-iibig.